Well, namin ay masama ang pakiramdam and I am teaching Kuya right now kung paano maging nurse sa bahay. Hello. Okay, this is our little nurse and I teach him how to make a chart. Sa chart, kailangan natin ng name, ng age ng pasyente, and then time kung kailan mo siya in-examine or kailan mo siya kukunan ng temperature, kailan mo siya tawag dito, in-interview, ganun. So, ano ba yung pwede ilagay sa observation? Malamya ba siya? Is she weak? Meron ba siyang, besides sa fever, meron ba siyang LBM? Ganyan, may mga body pains ba siya? Meron ba siyang nose bleeding? Ganyan, ganyan. So, dito mo siya ilalagay. So, ang observation natin sa pasyente, meron siya. Medyo weak siya, hindi siya masyadong malamde, like, you know, the usual. And then, meron siyang headache and meron siyang cough. So, ang temperature niya, though she is hot, 36.72 lang degrees Celsius. At tinuruan ko din si Kuya that Celsius is the measurement of pagkisagot, temperature. It should be, dalawa lang yan naman, di ba? Or tatlo. Isali natin yung Kelvin, pero sa iba naman siya ginagamit talaga. Usually, kapag temperature ang pag sa temperature ng taong ginagamit lamang ay F or C or Fahrenheit or Celsius. And then, since meron tayong oximeter, ginagamit para kunin ang temperature? We are using what? Thermometer, okay? Correct spelling is correct. And then, next is oxygen levels of blood. Of course, using the, anong gagamitin? Oximeter. Ang kanyang oxygen level is 98%. Ayan, tapos dito rin maglalagay din tayo ng remarks. Kung ano yung kabuoang nakita natin doon sa pasyente. So, ang remarks na inilagay natin ay can talk. Kasi, 'di ba, conscious naman siya. Mahirap naman yung unconscious tapos nagsasalita. Ano 'yon? Tapos nagturo din tayo ng konting term. This is med ad or medicine administered, ganyan. Kung meron mang ibang term tawag dyan, ewan ko na lang. Again, I am not from the medical society, pero yun lang, tinuruan ko lang si Percy ng mga konting bagay-bagay kung paano maging OC. Nagre-recruit ako, charot. So, ano ang binigay natin? Administered, binigay sa pasyente. Ano ang binigay? Medicine. Ano ang medicine na binigay? Tempra. Ilan? 7.5 ml. Okay? Tinuruan din natin si Percy na ang MLI, measurement na ginagamit for a liquid. Okay. And then, nag-add tayo ng tips, topical application sa crown ng pasyente and then sa kanyang sole. Tapos, yung palang tempra kanina guys, kailangan din i-record kung anong oras ka nagbigay ng tempra. For this one, 5 p.m. tayo nag-administered. And then, mga bagay na hiningi ng pasyente. Kunyari, humingi siya ng milk tea. Lagay natin dito, ha? Yung mga lahat ng tinake niya. So, additional na, na hiningi ng pasyente is water. So, nag-water siya around this time. Tapos, ayan. After naman dito, guys, tignan natin yung remarks kung after niya uminom ng tubig, umihi ba siya. No? Oh, kasi meron pa yung kasunod na chart. Kasi nga, parang ang chart na ito ay diary kung ano ang ganap ng pasyente. Under Percy's care. So, silipin naman natin ang bag. Correct. Okay, ang nurse ay dapat merong watch. Pero dapat ang watch niya dapat, guys. Okay naman to. Ayayaan mo na. Huwag na tayong maging OC. Basta may watch. Okay. Ang meron sa bag na ito ay oximeter. Yes. Thermometer. Yes. Meron din tayo dito ang mga goose, mga OS, ganyan. Meron tayong alcohol prep pad, meron tayong, ayan, sorbac, ayan. Yung sorbac guys, parang OS yan, pero antibacterial kasi to. Pwede mo siyang ilagay sa mga sugat, pero manipis lang kasi pag sobrang marami, tulad nung ginawa ng nurse, isang nurse sa sugat ko noong ako na opera, nasunog ni. Kaya tinanggal ko siya agad. Very very fast siyang mag-react ha. Ayan, meron tayong mga OS dyan, mga ready cut ng mga OS. So, ito ang lang meron dyan. Tapos, this one, I do not know how to use it or para saan ito. Basta, this is silver cell, non-adherent.
ewan ko, microbial packing with silver churva, basta dalawang ganyan. Wala kasi ako ibang ipaglagyan, guys, para madali lang siyang hanapin, nilagay ko siya dyan. Tapos meron tayong dalawang ganito na pwede mo siyang dalahin kung meron kang mga ganap. At least, di ba, meron na siyang tweezer, meron siyang OS again, and scissor. Tago lang natin siya. Meron din tayo dito yung iodine swab stick. Ayan, pag inopen mo yan, may betadine sa magkabilang dulo ng basta parang ano siya, parang cotton bud siya ganun. Bakit naman bumangon ng ating pasyente dahil nangyayalam? O, di ba? Again, sa back na naman, meron na tayong maliit dito. Meron pa tayong isang size, guys, pero ito maliit lang. Tapos ito naman, guys, kunyari meron kang tahi, meron kang cut. Ganyan yung slice lang. Para mas madali siyang mag-heal, i-tape mo na lang siya. So, this is a pre-cut strip. So, you can choose kung anong gusto mong size, anong gusto mong style, ganyan. Kung gusto mong heart, okay. Pero kung ano, mas maigi yung straight lang siyang ganyan. Yung merong part ng sugat mo ang na-expose. Yun. Tapos, meron din tayo yung may pore dito na maliit lang for the sugat lang na maliliit. Maganda din to, guys. Yeah. Kung ayaw mo mag-OS, kung on the go ka, especially yung mga sugat na nasa paa, para, alam mo, pag nasa paa, di ba, maglalakad ka, hindi mo mapapansin masyado. So, use me pore. Meron din tayo ditong bandage para sa sprain. Meron tayo ditong mga bagong tweezers and scissor. So, tago natin sila dyan. Meron tayo dito, of course, the thieves essential oil. Meron din tayo dito, may betadine pa pala tayo dito maliit. May mga tweezers pa tayo dito. And this is a cedarwood EO and T3 or melaleuca. Ayan. For the, pang sanitize, ganyan. Na gusto mo EO base. Ito naman ang sakit talaga ng betadine. Ewan ko ba. Wala na siyang laman. Tapon na natin. Okay. So, yun lang, guys, ang ating laman ng ating mahiwagang bag. Ayan. Ito yung good. Ito yung ano talaga namin. Grab to go namin. Kapag may mga sakit, kung sino man dito sa bahay. Ayan. Or mga pang ano namin. Mga pang first aid namin. Ayan. So, lagi kaming handa. And the kids are also trained na ganon. Walang panic. Huwag mo nang magpapanik kung kailangan ng help or wag. Wala, no panic. Okay. Think first. Ganun. So, yun lang, guys, ang update. Okay na siguro itong pasyente namin. Bumangon naman, diba? Nangangialam na yung pasyente. So, okay na siya. What do you want now? Water? Okay, what? Okay, just fix na nga, Rod. Hindi, okay. Nabiglang. Yun lang palang kailangan, guys. Nag-chart-chart pa kami. Kailangan pala namin magkalat para siya ang maglinis. Ganda naman. So, yun lang, guys. Update ko kayo mamaya kung ano mga ganap na naman. Bye.